Hi mga Marsh! Welcome back to my vlog. Dahil nga mga Mare ay mainit na mainit ang panahon pa rin ngayon. So naisipan naming maligo sa iba namang lugar. So dating kung napanood nyo ang aming vlog ay nasa dagat kami. So ngayon naman ay maliligo naman kami dito sa fresh water. Running fresh water ang tawag nila dito. So sabi nila ay ang tubig daw dito na dumadaloy sa ilog ay nagmumula sa Mayon. So hindi ko alam, hindi ko rin naitanong kung anong Mayon mga Mare. So fresh talaga siya mga Mare kasi galing siya sa bundok. So sobrang lamig talaga at parang may yelo nilagay dyan sa tubig na yan. So ayan na nga mga Mare, ituturo ko sa inyo kung paano kami nakarating doon. So dito kami nagmula sa Navota City. Dahil alas 4 pa lang mga Mare. Yan, naghahanda na kaming isa kay ang mga gamit namin dyan sa van. So, ayan mga Marsh, ang kasama ko lang dyan ay pamilya ng hipag ko, kami ng pamilya ko na mag-asawa, at isa dyan ay merong galing Pampanga. So, kakarating lang niya galing Pampanga, so dire-diretso ang kanyang biyahe mga Marshy. So, eto na nga mga Marsh, dahil galing kami sa Navotas, dadaan kami dito sa 5th Avenue ng Caloocan, dire-diretso lang papuntang Sky Expressway. So, kung makadaan kayo dito mga Mare, ay sobra talagang tulin ng smooth lang ng takbo nyo talaga Marsh at walang traffic. As in, dire-diretso kasi nga madaling araw. So, mabilis kaming nakarating sa aming pinaroroonan mga Marshy. Alas 4 kami umalis. So, nakarating kami dun sa stopover na pang Laguna ay 5:30 mga ganoon mga Mars. So ayto, sobrang smooth talaga mga Mare at tuloy-tuloy lang talaga ang takbo. Sobrang syempre ang kamare nyo ay nervyosa. Takot na takot talaga ako lalo-lalo pag bumabiyahe sa ganyang alam mo yung matulin na andar. So dire-diretso lang. Ayan, so tas nasa taas pa. So sobrang takot talaga ako diyan mga Mars. At panay dasal ko talaga diyan na sana ay makarating kami talaga ng ligtas. Saan kami pupunta? So ayan nga. So wala akong ginawa diyan kundi mag-video-video 'yon. So after ng 1.5 hour, yan, nag-stop over muna kami diyan sa may stuff over ng Papalaguna. So ay na nga magbubukaliwayway na kami, inabutan na kami diyan mga Mare. So ayan, siya nga pala mga Mars, hindi lang kami ang maliligo. So meron pa rin kaming kasama. So ang kasama namin ay side ng hipag ko, si Ate Malu, yung tita niya at yung pamilya niya. So dadaan pa kami dito sa Maypila, Laguna. Dahil nga mga Mare ay birthday ng anak niya, so magpapakain si Darylene. So 'di ba? Ayan, dahil nga nakarating na kami dito sa kanilang bahay. So nagbabaan kami lahat at ayun, magtutulong kami na maghakot kung ano pa yung hahakutin namin para sa aming baon sa swimming. So ayan mga Marsh, sorry talaga mga Marsh, sinubukan ko talaga mag voice over kung kaya kong mahabang na voice over kasi ang kaya ko lang ay 1 minute 2 minute na voice over. So ito ay 10:41. So go girl, kung kaya mo yan. So ayan na nga mga Mare. So pagdating namin dyan ay nagpe-prepare na sila ng babaunin namin. Ayan ang handa ni Daryl, ayan naka-pink yun, ay po yung birthday girl. So ayan si Arnold, at yan naman yung hipag kong si Ate April. So ayan, inihintay namin silang maghanda para maihakot na ang aming baon sa swimming. So ayan, ang baon namin ay may spaghetti pababa, mayroong puto, mayroong palabok, mayroong kaming adobo, mga seafoods, and ano pa bang mga andalan namin dyan. Mayroon kaming dinuguan, may pakuan si Ate Malon dala. So hindi kami pagkatumpik-tumpik mga Mare at baka tanghaliin kami sa daan dahil medyo mahaba-haba papapuntang Balay Silangan. So ayan, hindi kami magpakatumpik-tumpik pa at nagbiyahe kami agad mga Mare pagkatapos namin maghakot at mailagay na sa van ng aming baon. So ayan mga Marsh, medyo nakatulog ako dyan dahil nga ewan kumbang, so sobrang haggard ko siguro dahil nga
wala akong tulog, magdamag. So, ayan. Excuse me. So, napapagod na ako mag-voiceover, mga mare. So, ayan, nagbi-video na lang ako sa loob ng van kung paano. So, pupunta kami sa Pila at papunta na kami. Ay, galing kami sa Pila, Laguna. Ayan, kasi nag-stop over kami doon. So, dire-diretso na kami papuntang nag-Carlan. Ayan. So, kapag nakakita na kayo ng bundok, ay na mga mare, asahan yung malapit na kayo. Dahil, na ano lang, nagulat lang ako dahil yung papunta ng nag-Carlan ay Balay Silangan is pababa. Pababa talaga siya mga mare, hindi siya pataas, pababas ng bundok. As in, bumaba kami doon, doon kami nag-parking. At akala ko nga mga marsh ay walang tao. Dahil nga, ano siya, liblib at ano, malayo at puro bundok. So, nagulat ako pagdating namin doon ay, my goodness, nag-aagawan ng parking. So, God, dahil ang dami palang naliligo dito dahil nga weekend, walang pasok ang mga bagets at holiday sa Lunes. Nung holiday nung Lunes, May 1. So, ayan na nga mga mare at nakarating na nga kami dito sa Balay Silangan. So, pagkabungad palang papuntang resort, ay ilog na agad ang bubungad sa yung napakalinaw mga mare. So, nakikita nyo yan. Ayan, yung mga hanggang dito nakaparada pa rin yung mga motor dyan sa gilid ng Balay Silangan Resort. So, ayan ang Balay Silangan Resort. Papasok na tayo dyan. Dahil pupunta pa tayo dyan sa may registration fee, batawag nila dyan. So, bibilangin kami kung ilan kami dyan. Ayan, bago kami bigyan ng accommodation na kung table. Kasi nga nagpa-reserve kami dyan mga mare. Kaya lang, overnight kasi kami. So, ang naibigay muna sa amin ay table muna hanggang 6 p.m. So, lilipat kami ng 6 p.m. doon sa mismong kwarto. Yan mga mare. So, dahil wala pa kaming almusal lahat, kumain muna kami mga marsh bago mag-swimming. So, ayan, ang ulam namin ay adobo. Ayan, pinili ko talaga, kinain ko talaga yung paan ng adobo. So, favorite ko talaga yung mga marsh. Yan ang nilatakan ko. So, ayan na nga mga mare, nakapagpigil ang mga adjunakis ko ay naligo na pagkatapos nilang kumain. At sobrang lamig talaga dyan mga Mars. Grabe. Kasi yung water nila dyan sa swimming pool ay galing po sa ilog. As in dun sa mismong ilog. Kaya hindi siya madumi. Dahil papalit habang ano, natatapon yung ibang tubig, tas meron namang pumapalit. Tama ba? So ayan, ang swimming pool po nila ay 4. Isang pang 6 feet talaga yung malalim. Tapos meron talaga siyang pang 4 feet, 3 feet. At meron ding isang pang bata talaga ng hanggang baywal ng 4 years old kayang longuyin. So meron ding pinakamaliit na pang baby talaga. As in small lang na bilog. So hindi ako nagpakatumpik at excited talaga ako mga mare. Sinilip ko talaga ang river. So ayun na nga, eto na nga oh. Tinry ko na siya. Sobrang lamig talaga. Paapa lang yung binabasa ko dyan. Sobrang lamig talaga mga Mars. Parang may yelo talaga. My goodness. So, ayan. Bida-bida ako masyado dyan. Sobrang lakas ng agos ng tubig mga Mars. So, for safe naman siya. Kasi nga may harang yung... hindi ka malalaglag sa pababa. Kasi nga may harang na kahoy. So, ayan. Kaya lang mabato. Siyempre ilog, di ba? So, ayan. Pagkatapos naming maligo dyan sa ilog ay... Wala kaming ganap. So, ang ginawa namin dyan ay nag-video at nagpi-picture-picture kasi sayang ang memory, guys. Sobrang ganda talaga ng view at ganda ng surrounding nila dyan. Sobrang nakaka-nature. Yan, mga mare. So, enjoy na enjoy ang lahat talaga. Lalo-lalo dyan sa pambato, sobrang lamig. Sobrang lamig ng tubig dahil nga... yung laki ng tubo diyan na galing sa ilog diyan may umaagos diyan tubig papunta diyan sa may swimming pool ko yan napapalitan yung tubig nila diyan. So ayun na nga mga mare, 'di ba, nag-enjoy ang bata.
So, ayan ang pambata, mga mare. Kahit 4 years old, kayong languyin dyan. Pambata. So, ayan na nga, mga mare. Lumipat na kami dahil nga nag-6 PM na. So, lumipat na kami sa aming kwarto. So, dyan kami nag-enjoy, nag-inuma, nag-video okay. So, ayan ang aking ganap for today's video. Nagluluto ako ng pahaponan namin. So, ang niluluto ko, ulam namin dyan ay crab meat. So, ayan. Hindi ko na pinakita ko ano yung mga ganap namin dyan. So, in the next day, ayan, kung makita nyo, ay bagong gising ako. So, ayan, nag-almusal tayo bago tayo mag-check out. So, ang check out namin dyan, mga March, ay 8 AM. So, alas 6 pa lang dyan ay nag-almusal na kami. So, yung iba naman na kasama namin, pati yung anak ko ay grabe, antibay mga mare. So, naligo talaga siya kahit alas 6 ng umaga. So, ayan. Fast forward naman tayo. So, ayan na nga mga mare. Sad to say is back to reality na tayo mga mare. Kaya uwian na.